Dumako naman tayo sa North Fairview na nakaranas din po ng matinding pagbaha at naroon po si Love Anyover. Love? Maraming salamat, Ivan. Ano, ngayon makikita natin may mga pag-ambon-ambon pa rin nararanasan dito sa North Fairview. At may nakikita na tayong mga residente dito sa area na naglabasan. At merong ang iba, Ivan, lumapit sa atin at nagtatanong kung meron bang pasok ang eskwela nilang, ang eskwela ng kanilang mga anak ngayon. At sabi nga natin, walang pasok dahil wala raw po silang kuryente mula po kahapon. Alas 4 daw po ng hapon nag-start yung pagkawala ng kanilang kuryente. At hanggang sa mga oras na ito ay wala silang mabalitaang kahit anumang balita mula sa radyo at telebisyon dahil nga daw sa walang kuryente. At yung nakakalungkot lang dito, Ivan, ano, hindi naman nagkukulang ng paalala yung ating mga kasama sa industriya, ano, sa media, na dapat kahit paano yung ating mga kababayan, meron silang transistor radio para kahit walang kuryente, magkakaroon pa rin sila ng impormasyon o makakakuha pa rin sila ng impormasyon mula sa atin o mula sa mga kasama natin sa radyo na magsasabi kung ano nga ba yung nagaganap. Yung malungkot dito, Ivan, wala nga silang mga transistor radio, yun din ang nakakalungkot. May kita natin yung ibang mga residente dito sa North Fairview, Ivan, merong mga nangangalakal, ano, at nagtitingin-tingin dito sa may lalo dito sa may tulay dahil may mga ilang peraso ng mga yero, may nakita tayo kanina, merong ilang mga residente, may mga dala-dalang yero siguro para ayusin yung ilang mga kabahayan na nasira dahil sa nangyaring pagbaha dito sa North Fairview. Meron nga 2,287 evacuees ngayon ang nakakalat sa iba't ibang silungan. Ano? Meron daw pong sa clubhouse. Meron po kasi tayong nakausap na desk officer si Mr. Emmanuel Santos kanina, no, may dala-dala sa sasakyan at nag-iikot nga sila dito ngayon sa North Fairview para malaman nila kung okay na ba yung mga area. At ayon nga sa kanila, karamihan po dito sa area, lalo na sa mga SSS housing sa Damapa, Samsapi, Astor Street at City Hollow ay hupang-hupa na daw po yung pagbaha. Pero titingnan pa raw po nila yung Phase 8 Boulevard Street na kung saan ito po yung pinakamalalim yung pagbaha dahil lagpas tao daw po yung pagbaha dyan sa area na yan. At sisilipin nila kung bumaba na po yung tubig dito sa Phase 8. Maya-maya siguro tatanungin natin si Mr. Emmanuel Santos pag nakabalik na siya dito sa ating area. At ito, Ivan, ngayon makikita natin na tuloy-tuloy pa rin naman itong pag-ambon at sana hindi na lumakas itong ulan na nangyayari ngayong umagang ito para naman ho, makabalik na at makapag-start na muli yung ating mga residente dito sa North Fairview. Yan muna ang update natin mula dito. Balik muna dyan sa studio. Maraming salamat. Love Anyover.